So mga kasimpol, what's up? So mga kasimpol, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol nga po dito sa 10 pinakamalaking sahod dito sa NBA, mga kasimpol. So kung gusto nyong malaman to, mga kasimpol, pasukin muna natin tong intro. So mga kasimpol, hindi na nga po natin ito patatagalin pa. So sisimulan natin dito sa pang number 10. So sa ika-10 ay si Damian Lillard at si Paul George, mga kasimpol. So pareha silang 4 years ng kontrata. So ang kontrata ni Damian Lillard sa Portland Trail Blazers ay 4 years, $176,265,000, mga kasimpol. So ganun din si Paul George, $176,265,000, mga kasimpol. So mga kasimpol, pumapatak na ang isang taon nila ay $44,066,000, mga kasimpol. So yan ang sahod ni Damian Lillard at ni Paul George, mga kasimpol. So ang next, mga kasimpol, ang ika-9 ay si Ben Simmons ng Philadelphia 76ers. So si Ben Simmons nga po ngayon, mga kasimpol, ay 22 years old pa lamang. So ang pinirmahan niya sa Philadelphia ay 5 years, $177,243. So $177,243,000. So hindi ko na binabanggit yung mga putal, mga kasimpol, sa kanilang sahod. So pumapatak nga po ng kada isang taon nga po nito ni Ben Simmons, mga kasimpol, ay $35.4 million. So $35,448,000. So ganyang kalaki, mga kasimpol. So batang bata pa yan. So ang number 8, mga kasimpol, ay itong si Chris Middleton ng Milwaukee Bucks. So si Chris Middleton, mga kasimpol, ay pumirma ng 5 years sa Milwaukee Bucks ng $177,500,000. So $177.5 ang pinirmahan niya, mga kasimpol. So siya ngayon ay 27 years old na. So pumapatak naman na kada isang taon niya ay meron siyang $35.5 million, mga kasimpol. So dako tayo sa pangpito. So sa pangpito, mga kasimpol, ito yung kakampi ni Ben Simmons. So si Tobias Harris ng Philadelphia 76ers. So siya ngayon ay 26 years old at ang pinirmahan niya naman sa Philadelphia ay 5 years. So 5 years, $180. So million yan, mga kasimpol, $180 million. So pumapatak ng $36 million ang kada isang taon niya. So ang ika-6, mga kasimpol, ay si Klay Thompson. So malamang sa malamang, kilalang kilala niyo po ito. So si Klay Thompson ng Golden State Warriors, mga kasimpol. So siya ngayon, mga kasimpol, ay 29 years old na. So pumirma siya ng 5 years contract dito sa Golden State ng $189,903,000. So ang isang taon niya ay pumapatak na $37.9 million, mga kasimpol. So ang ika-5, mga kasimpol, ay si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers. So si Anthony Davis, mga kasimpol, ay pumirma nga po ng 5 years, $190. So million, mga kasimpol, $190 million sa Los Angeles Lakers. So pumapatak na $38 million ang kada isang taon niya. So siya ngayon ay 27 years old na. So ang pang-apat nga po, mga kasimpol, ay itong si Stephen Curry. So si Stephen Curry po ng Golden State Warriors. So nakakalamang kilalang kilala din to. So si Stephen Curry nga po ay 29 years old na ngayon. So pumirma siya ng 5 years, $201 million, and $158,000 dito sa Golden State Warriors, mga kasimpol. So ang kada isang taon niya ay pumapatak na $40 million. So bali $40.2 million. So mga kasimpol, ito na nga po yung top 3.
So ang pangatlo ay si Rudy Gobert ng Utah Jazz. So si Rudy Gobert ng Utah Jazz nga po mga kasimpol ay pumirma ng 5 years, $205 million sa Utah Jazz. So siya ngayon ay 28 years old niya at ang kada taon niya ay pumapatak na $41 million. So sobrang laki nun para sa ganung player mga kasimpol, di ba? So hindi siya all-star. So ang ikalawa natin ay si Russell Westbrook. So ngayon si Russell Westbrook mga kasimpol ay nasa Washington Wizards. Kasama niya si Bradley Beal. So pumirma siya sa Washington Wizards ng $206 million and $794,000 mga kasimpol. So ang isang taon nito ni Russell Westbrook ay pumapatak ng $41 million and $358,000. So eto na mga kasimpol, tungo na tayo sa number 1. So malamang sa malamang kilalang kilala nyo to. So back to back MVP at Defensive Player of the Year. So si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks mga kasimpol. So si Giannis mga kasimpol ay 26 years old na ngayon. So pumirma siya ng 5 years, $228 million and $200,000. So ang isang taon niya ay pumapatak na $45 million and $640,000. So ganyang kalaki mga kasimpol ang sinasahod nito ni Giannis. So ang mga sahod ng NBA player mga kasimpol, kung i-convert natin sa peso yan, malamang billion-billion na yan. So yun lang sa ngayon mga kasimpol. So para sa number 10, Paul George at Damian Lillard. Number 9, Ben Simmons. Number 8, Chris Middleton. 7, Tobias Harris. 6, Klay Thompson. 5, Anthony Davis. 4, Stephen Curry. At ang top 3 natin ay si Rudy Gobert, Russell Westbrook, at syempre number 1 ay si Giannis Antetokounmpo. So yan lang mga kasimpol. So sa pagkakalam ko, magiging free agent itong si Stephen Curry ng 2022. Si Russell Westbrook naman ay 2023. So yan ang update ko mga kasimpol. So sila lang yung malapit na maging free agent. So the rest malayo-layo pa mga kasimpol. So yan lang mga kasimpol ang update ko. So kung meron kayong reaksyon o komento, ilagay nyo lang po yan sa baba at tatalakayin natin yan mga kasimpol. So yun lang po. Maraming salamat.